Naghahanap ba kayo ng pangmerienda? Yung social ang dating, na pag kinain mo, para ka na rin kumain sa restaurant, sa isang hotel. Oh, halika, samahan mo ako. Ituturo ko sa iyo. Magluluto tayo, tara. At ito na nga, meron ako ng 6 na pirasong hotdog. Ipiprito muna natin ito, pero pwede rin hindi na. Kaya nagpainit lang ako ng kawali at naglagay lang ako ng konting mantika at ipiprito na natin yung ating hotdog. Ang hotdog ko nga pala dito ay beef franks yan. Pero kahit na anong klaseng hotdog ay pwede naman. Ipiprito lang natin ito hanggang sa medyo mag-brown siya. At once na okay na, i-remove na natin siya sa heat. At isiset aside muna natin. Ganito lang yung ginagawa ko sa pagpiprito. Pero kung ayaw nyo, pwede nyo skip ang part na to. Pero ako ginagawa ko to para sure ako na lutong-luto yung hotdog bago ko lagyan ng bread. At pagka ganito na yung itsura, tatanggalin na natin sa ating kawali at isiset aside muna natin. At next, meron ako ng 6 na pirasong sliced bread. Maglagay lang ako ng cheese at ilalagay ko yung hotdog. Lalagyan natin ng toothpick para mag-lock yung ating bread. Ganyan lang yung ginagawa ko. At kung gagawa kayo, sundan nyo lang yung ganitong step na ginagawa ko. At ayan na nga, nagawa ko na yung isang piraso. At ito na nga lahat yung ating nagawa. At ilalagay lang natin ito sa ating oven tray na meron ng parchment paper. Pwede rin ito ninyong gawin sa inyong air fryer. Para sa ating pangtap naman, meron ako ng isang egg yolk. Egg yolk lang yung ginamit ko. Tinanggal ko yung egg white. At magdidikdik lang ako ng 3 butil ng bawang. Pero mas maraming bawang, alam nyo, mas masarap ito. So ayan, dinikdik ko lang siya ng napakaliliit talaga. At isasama ko lang yan dito sa ating egg yolk. Pero para mas mabilis, pwede nyo rin namang i-grate na lang yung inyong bawang. So ganyan lang yung ginagawa ko. At next, meron ako dito ng parsley. Dahon part lang yung ating kukunin. Ichachop lang natin ito ng maliliit. Habang ginagawa natin ang part na to, shoutout nga pala kay Jijit Nalbi Kesed ng Palawan, Isabeth Aringo ng Malaysia, at Cherry Pardelio ng Ginsan City. So maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga video. Diyan lang kayo, manood lang kayo at magbibigay pa ko sa inyo ng maraming recipe. At kung ikaw nga pala ay bago sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At kung saan ka man nanonood ngayon, comment na lang kung taga-saan ka para mas shout out naman kita sa aking mga next video. At next, maglalagay tayo ng mayonnaise. So ang sukat nito ay tantya-tantya lang. So bahala kayo kung gaano karami yung inyong bread at doon nyo na itatantya kung gaano kadami ang ilalagay ninyong pangkap sa inyong bread. So ako ganyan lang karami yung nilagay ko. At naglagay ako ng soft na butter. So soft na butter para ma-mix natin ng maayos yung ating bread. Pero ako dyan kasi matigas, kaya natagalan ako nyan. Kaya para mas okay, mas mapabilis ang buhay, mas ahead of time, ilalabas na ninyo yung inyong mga butter. So ganyan lang, mix-mix lang ng mabuti at ito na yung magiging result ng inyong pang-top. At next, yung ating ginawang mayonnaise mixture, irarab lang natin ito sa ating bread na ating ginawa kanina. So ganyan lang yung ginawa kong procedure. Irarab ko sila lahat na makot yung ating bread. So lahat, lalagyan natin yung part na yan. Dahil yan yung nagbibigay ng extra sarap. At ito nga, lalagyan ko na lahat. At magtatapa tayo ng mozzarella. Kung wala tayong mozzarella, pwede rin naman yung ordinary cheese na lang. I-grate lang ninyo at lalagyan ninyo sa ibabaw. Pero ako kasi meron naman ako ng mozzarella sa ref, kaya yan ang ginamit ko. Pero sa totoo lang, mas nagbibigay ito ng sarap. Pero kung wala kayo nito, laban na yung ordinary cheese lang. So ganyan lang yung ginagawa ko. Lahat nilagyan ko na ng cheese. At ito na nga, okay na, ready na para ilagay natin sa ating oven. So ito, meron na ako ng preheated na oven ng 350 Fahrenheit at i-bake natin ito ng 10 minutes. Then after 10 minutes, pwede na nating tingnan. So pero kung minsan, pag mas mainit yung ating oven, mas madali siyang malusaw. At depende rin yan sa cheese. Kaya dapat ganyan lang yung itsura, na golden brown lang siya, okay na yan. At ito na nga, habang mainit-init pa, ay isa-serve na natin ito. Ilalagay lang natin sa ating serving tray or serving plate.
At i-remove natin dyan yung ating toothpick para yung kakain naman ay hindi naman masugatan. Sa part na to, dinadahan-dahan ko lang pagtanggal yung ating bread para hindi naman siya maghiwa-hiwalay. Ito yung reason kaya may parchment paper tayong nilalagay para hindi dumikit yung bread. So yan, kaya siya dumikit kasi nagkadikit-dikit at dumikit yung ating cheese. So ayan, napakasarap nitong garlic cheesy bread ko na to, kaya itry nyo na sa inyong mga bahay. Napakadali lang din gawin. So ito na, okay na to at magsiserve na tayo. Tingnan nyo kung gaano kasarap at sa amoy pa lang yan, napakasarap na niyang kainin. So ayan nga, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa akin channel, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At pag-follow ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen. Hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching. Bye!